Magandang araw po mga kakutsara. Ngayong araw na to, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng suman sa cassava. Ang una po natin gagawin ay idadarang natin ang dahon ng saging sa kalan. Ito po ay hindi ko na napakita sa inyo. Nandito na po tayo sa stage na pinupunasan ko po yung ating mga dahon ng saging na nadarang sa apoy. So, kaya natin dinadarang to dahil para medyo kumunat ang dahon. Kung hindi natin gagawin to, hindi natin magagawa ng maganda ang suma natin. Malutong po kasi ang dahon. So, ayan po. Yung kasaba, kailangan natin ng 4 na cup ng kasaba. Una, pipigaan po muna natin ang ating kasaba. Fresh po kasi ito. So, kailangan nating pigain yung sabaw niya, yung katas. Kailangan po pigang-piga iyan. So, gumamit ako dito ng cheesecloth sa pagpipiga. Pwede rin po kayong gumamit ng kahit lumang t-shirt para lang mapiga natin yung ating kamoting kahoy o kasaba na grated kasaba. So ayan po, pigang-piga siya. So ayan, dry na po siya. Gawin lang po natin, ibuhaghag natin. So maglagay tayo ng 4 na cup ng kasaba. Ito sakto po ito eh. Sinukat ko lang talaga pero sakto siyang 4 na cups. So ayan, lagyan po natin ng 1 cup ng pulang asukal. Mix po natin. Tapos 1 latang coconut milk. Yan, paghalu-haluin na po natin siya dyan. Nasa sa inyo po yun. Para sa akin kasi, medyo tumabang yung aking kasaba. Yung 1 cup na asukal, kulang pa po yun. Bali, kung gusto nyo matamis siya, dagdagan nyo pa ng another cup. So, ito po, ginagawa ko na sa stage ng paglalagay sa dahon ng ating kasaba mix. Yung suman, yan, ganyan lang po siya. Nakikita nyo na makunat yung ating dahon. So, madali siyang fold at saka ma-bend nang hindi napupunit yung ating dahon dahil kasi naidarang nating mabuti sa kalan. Bali sa 1 balot po niya, 2 tablespoon po ang ginawa kong sukat dito. So ayan lang po, bibilugin natin na parang gagawa lang po tayo ng lumpiang Shanghai. Yan, ipunin po natin siya hanggang sa makabuo tayo ng pares. So, pag nakabuo na tayo ng ilang pares, dito sa mixture na to, bali 10 ang nagawa kong pares. Bali 20 kung tutuusin. So, yan, ibuhol lang po natin siya. Pati po yung pantali niya, makunat na rin po yung pantali niya. Kung hindi nyo talaga idadarang sa apoy, malutong yan. Hindi nyo maitatali ng maayos. Kailangan nyo gumamit ng ganchilyo o lubid para makapagpatali dun sa suma natin. So, ayan po. Sa instant pot ko po ginawa ito. Medyo tinamad na ako maggamit ng steamer. So, sa instant pot ko na lang po isinalang ito. So, maglalagay lang po ako ng kaunting tubig. So, yan. Binalutan ko ng dahon ng saging yung buong kaldero ng ating instant pot. So, yan po. Lagay lang po tayo ng mga 1 cup ng tubig, sarang natin sa steam. So may nakalagay po dyan na steam for 45 minutes. Ayan po, iset natin siya. Then after 45 minutes,
Make sure na nakababa po yung button na yan bago nyo buksan. And then, ayan na po. At luto na ang ating Suman Kasaba. So, ayan po ang ganda ng pagkakaluto niya, no? Makunat na makunat po yung ating Suman sa Kasaba. Dito po nakulangan ako sa tamis. So, kung gusto nyo po ng matamis, eh mag-adjust po tayo ng asukal. So, sana po nakatulong uli itong ating video at may natutunan uli kayo. Maraming maraming salamat po at huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe, like, share kung nagustuhan nyo po ang video na to. Bye!